Hello, good evening everyone. Welcome to my vlogs. Welcome to my channel, Acre Solomon Vlogs. I'm here right now in the park. It's the second day of the holiday. Ayan guys. Natin yung charity channel ko na yan pag-uwi ko sa Pilipinas. By God's help, lagi mamonetize tayo at magagamit natin kung anong mga sahod na ibigay ni Lolo dyan. So guys, samahan niyo ako guys. Nandito ako sa loob ngayon. Bumili muna ako ng karakti. Ayan. Nag-iisa ako. Samahan niyo ako guys. Ayan o, tingnan niyo ang ganda at ang daming tao sa loob. Ang ganda. Madaming tao, pero hindi naman siya crowded dahil siguro ang pang mga tao na rin natin. Ayan, inom muna tayo ng karakti. Let's have karakti, my favorite. It's really my favorite drinks. Except sa coffee, isa rin itong paborito kong karakti. Ayan guys, thank you for always there sa pagpanood ninyo at walang sawang pagsuporta sa akin at paniniwala sa advocacy ko. So, tulungan niyo lang ako guys at makikita ninyo kung anong talagang gamit sa ginagawa ko channel sa YouTube. So, grateful ako sa lahat dahil nandyan kayo, naniniwala at magsumusuporta at walang sawang videos. Ayan, thank you so much. Let's just pray na maging okay din ang lahat sa darating na panahon. Ayan. Ito na sila oh. Ang daming mga tao. Mga bata naglalaro. Pero yung iba talaga umuwi na sila ngayon. Kasi 9:09 na ng gabi. Ngayon lang kasi ako lumabas. Ayan. Ganito din yung mga ibang vlogs ko, nandito ako sa umaga, nagba-vlog ako mag-isa, wala pa masyadong tao. Pero ngayon, madami ng mga tao, tingnan nyo, ayan, madaming mga tao kasi it's a holiday, it's a long holiday. So, kaya yung mga tao din mag-ano, nagsipag-gala. Nandito happy lang dahil nakalabas ako at binigyan din tayo ng chance na maka-rest sa long holiday. It's a Eid holiday. So thank you UAE, I love you UAE. Thank you for the opportunity to be here for serving the government for one decade. Thank you for your trust.
sa family ko, makatulong, laking tulong sa pamilya ko, but time will come din talaga na kailangan ko na ding mag-decide para sa family ko din, sa mga anak ko at sa mama ko. So grateful ako. I know nga, ito na yung we never know ha, but my plan is I'm going home for good. For good na ako, just for the sake of my kids and for my mom. So enjoy ko na lang tong long Eid holiday na to. Kasi I know na next year nasa Pilipinas na ako. So ayan, enjoy ko lang kung yung natitirang mga araw, buwan ko dito sa Dubai. It's so hard to it's tough talaga na decision kung gagawin ko, pero mas ipa-priority ko muna yung mga kids kasi it's been long time talaga na wala ako sa kanila. At saka inaas na talaga nila yung favor na kailangan ko din talaga umuwi. Anyway, God's will, God knows, God's there. Alam kong tulungan din niya ako sa dating sa pamilya ko. Hindi niya ako pababayaan. He's good anytime. God is so good. So grateful ako sa UAE, kay Lord, sa lahat ng mga naging kaibigan ko. Thank you so much sa opportunity din na binigyan niyo ako ng pagkakataon na makilala ko kayo, especially sa grupo ko. Yung group ko na OFGMA KP Worldwide. So dahil sa kanila, doon ko na-realize na mas maganda pala yung tumulong tayo kung mayroon man tayong pagkakataon. Ayan. So simula 2016, nagsimula kami sa grupo. Yung pagtulong namin na hindi naman namin pinapakita. Kung meron man, hindi lahat dahil bawal din talaga dito sa gobyerno. Hindi parehas dyan sa atin na you are free to help sa Pilipinas. Pero dito, meron talaga tayong batas na susundin. Pero kung kailangan na din talaga ng tulong, kailangan din natin magagawa ng paraan. Pareho ng pandemic last year, nakipag-coordinate kami sa Philippine Consulate at saka yung sa charity dito. Philippine Consulate at saka a Filipino community na nagbigay kami ng mga goods sa mga kababayan natin, at hindi lang sa mga kababayan natin, lalo meron ding mga ibang mga nationality din na mga kasama nila sa mga bahay-bahay dahil na nawala ng trabaho, nawala ng trabaho, walang sahod. Ayun, isa din ako doon. Thanks God at binigyan ako ng chance na ako, makauwi ako last year, natuloy, at ngayon, hindi pa rin natuloy. So, doon ko na naramdaman na sa kaya pala hindi ako na uwi nung last year dahil meron pala akong part doon sa yung pagbukas ko talaga, yung pag-start pa ng pandemic, na meron pala akong part doon na yun, namigay ng mga goods para sa makatulong doon sa mga Pilipino na nawala ng trabaho, walang sahod, at wala na din makakain. So that was how many weeks yata, ilang months yun nangyari. But thanks God, ito kaunti yung pinatayong bumangon sa awa din ni Lord dahil binigyan tayo ng chance din na makastay pa rin, makuhay tayo sa mundo kahit sa mga pagsubok. Grateful always to God. So mga blessings, chance to live in this world. Yun lang, ang isa ko na lang talagang hiniling ni Lord na matapos ako sa mga obligasyon ko dito, sa mga obligasyon ko, at saka makauwi ako sa Pilipinas para makasama ko na yung mama ko at saka mga kids. Ganda doon sa likod, oh. Kasi dyan din dumaan kasi yung metro.
provision, Lord. Ayan. I'm not perfect, but I'm trying my best din na nakabawi din naman ako sa kung ano man yung mga nagawa kong kamalian. Ayan. So, thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord. So, inumin na natin yung karak, guys, dahil ano na siya, guys, hindi na mainit. So, ayan o. Ito talaga paborito ko siya dahil mainit, masarap sa tiyan ang karat. So, gusto ko siyang mag-business sa Pilipinas kung pwede itong karat na to. Kasi, iba kasi yung coffee with milk, iba yung paggawa talaga nito, mas espresso to. Espresso at saka ano. Sa pandemic, pero nandyan pa rin. Thanks God. Thanks UAE talaga. Dahil you make us stay here. You'll give us chance to stay here in this country. Na safe tayo. Safe kami. At saka, yun, mabubuhay and makasupport sa family. Everything. Thank you sa lahat. Thank you, UAE. Thank you, Lord. At alam mo, first of all, si Lord talaga dahil I'm not here. So, hindi din mag-will ni Lord. So, pag-stay ko dito sa UAE, sa Dubai, particularly here. At saka pagtrabaho ko din sa company ko. 14 years. 10 years talaga ako. Last month. 10 years ako sa last month sa work ko. At nandyan sila palagi. Hindi nila ako pinabayaan. Tinulungan nila ako. So, lahat ng mga problema ko, nag-support sila. Na-appreciate din nila yung trabaho ko. So, that's why grateful din ako sa company ko. Meron, hindi naman yung pinakauna kong work kasi meron pa naman akong ibang work dati. Pero nung nakalipat talaga ako sa kanila, I feel safe and comfortable. At naramdaman ko yung okay pala pag nasa dito sa company na to. Kasi nandiyan naman yung benefits. Pareho ngayon, off kami ng Friday, Saturday. Tapos ang holiday is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. God knows, God's real, then makauna rin ako ng Pilipinas. And I can spend time and the rest of my life with my mom and with my kids. Kuya Koy, Ate Kaike, and Baby Kay, I miss you so much. 2 years na tayong hindi nagkita. Mama ko. But it's okay. Stay strong. Strong lang tayo palagi. Nandyan si Lord. He will help us in the right time. Makikita din tayo. Makauwi din ako dyan sa Pilipinas. Magsama tayo. Kasama si Lula. Babawi ako sa inyo mga anak. I'm sorry nawala si Mama, Mami. Noong time na nawala yung Papa ninyo. But I'm sorry. Babawi si Mami. Praying for you. Always for your safety. I love you and I miss you so much mga anak. To all my friends.
girlfriends, relatives, colleagues. Thank you so much for all your support. Thank you for being there in times of my my problems. Nandiyan kayo, nagsuporta sa akin. Especially nung nangyari sa family ko. So thanks God. Thank you for the opportunity, Lord. God bless you all. God bless us all. Good Mubarak.